Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayroong nagsasabi na masarap daw ang bawal. Mayroon din naman nagsasabi na mahirap magpakabuti, madaling magpakasama. Gaano nga ba ito katotoo? Sumasang-ayon ba dito ang relihiyong Islam o sumasalungat dito? Sa video na ito, matutunghayan natin ang totoong pananaw ng Islam patungkol dito. Barakallahu fikum. Ikinatakot ni Jibril alayhi salam na baka walang makakaligtas sa impyerno dahil sa nakita niya kung gaano kadali ang pumasok ng impyerno. Bakit madali? Kasi sabi nga nila, masarap ang bawal. Bakit masarap ang bawal? Kasi yung bawal, yun yung self-desire, kinagigiliwan ng sariling pagnanasa. Subalit mga kapatid, anong silbi ng sarap kung pagkatapos naman nito ay sumpa at kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala naghihintay sa iyo? Ito ang ikinatatakot sa atin, ipinangangamba sa atin ni Jibril, Anghel Gabriel alayhi salam, na baka walang makapasok ng paraiso at ang lahat ay makapasok ng impyerno. Bakit siya nangamba? Bakit siya nangamba na baka walang makapasok ng paraiso? Dahil ang daan patungong paraiso ay napakahirap, napakakipot. Kailangan mong digmain ang iyong self-desire. Kailangan mong digmain, kailangan mong kalabanin ang iyong sariling pagnanasa na salungat sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo yan didigmain, impyerno ang kababagsakan mo. Yun ang ikinatatakot ni Jibril alayhi salam. Kung gusto mong makapasok ng paraiso, digmain mo ang iyong sariling pagnanasa. Kahit gaano pa man kahirap na magsala ng Salatul Fajr, kahit gaano pa man kabigat ang iyong kumot sa tuwing naririnig mo ang Adhanul Fajr, Adhanul Salatul Subh, sa madaling araw na pagsasala, kahit na gaano pa kahirap, digmain mo yan. Kahit na gaano pa kalamig ang tubig, digmain mo yan kung gusto mo makapasok ng paraiso. Dahil yan ang daan ng paraiso. Yan ang nakaharang sa paraiso. Kung hindi mo yan gagawin mga kapatid, hindi ka makakapasok ng paraiso. Dahil nahaharangan ang paraiso ng mga ito. Pagsamba kay Allah, pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit paman napakahirap sa ating sariling pagnanasa. Kung gusto mong makapasok ng paraiso, itindig mo ang 5 beses na pagsasala kahit pa man gaano kahirap. Itindig mo ito kung gusto mong makapasok ng paraiso. Unless hindi mo gustong pumasok ng paraiso, nasa sayo yan. Binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kalayaan na pumili sa kung ano yung landas na ating tatahakin sa mundong ito. Landas patungo sa paraiso at landas patungo sa impyerno. Binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kalayaan. Pwede tayong mamili. Subalit mga kapatid, sa pananampalataya, hindi nagkulang si Allah subhanahu wa ta'ala sa palagi niyang pagpapaalala sa atin na kung sino man ang piliin niya ang landas patungo sa paraiso, kalayaan, habang buhay, walang hanggang kalayaan sa kabilang buhay ang kanyang matatamo. At kung sino man ang kanyang piliin, unahin ang kanyang sariling pagnanasa dito sa mundo, wala siyang makakamit na sariling pagnanasa sa kabilang buhay. Hindi nagkulang si Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinadala niya ang mga mabubuting tao sa ibabaw ng lupang ito, ang mga propeta alayhi salatu wasalam. Ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang mga kapahayagan bilang magsilbing gabay sa atin. Itinatakot niya sa atin ang impyerno at iminomotivate niya tayo sa pagpasok ng paraiso. Hindi nagkulang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sino man ang hangarin niya yung paraiso, kailangan niyang madaan, kailangan siyang dumaan
sa harang na ito, ito yung mga makari, mga hinihindian, kinaaayawan ng self-desire. Wallahi lazim mga kapatid, kung sa lahat na lang ng pagkakataon, susundin natin ito, mapapahamak tayo. Kaya kung sa lahat ng pagkakataon, susundin natin, papairalin natin yung self-desire natin mga kapatid, pag nanasa natin, nawala sa kagustuhan, gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, mapapahamag tayo mga kapatid. Pero kung titiisin natin mga kapatid, tayo ay magkikipagdigma sa self-desire na ito, nawala sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, maaalis ang harang sa Jannah, paraiso, at tayo ay makakapasok dito. Napakahirap magzaka, maliban na lamang sa mga taong ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hirap magzaka. Nahirapan ka sa pagtitinda, nahirapan ka sa pag-aanap buhay, tapos iuobliga sa iyo ng Islam na ikaw ay magbigay ng charity. So napakahirap nga naman. Kasi naghirap ka doon eh. Tumulo doon yung pawis mo. Bakit mo na lang ito'y pamimigay? Subalit, ang kahirapan na yan, kung iyong titiisin, yan ang patungo sa paraiso. Yan ang daan patungo sa paraiso. Yang kinamumuhian mo na yan, na makapagbigay ng zaka, makapagbigay ng sadaka, yan ang daan patungo sa paraiso. So mamili ka. Hindi ka makikipagdigma sa desire. Hindi mo didigmain ang sarili mong pagnanasa. Subalit imperno ang kahahatungan mo. O didigmain mo ang iyong sariling pagnanasa. Subalit paraiso naman ang kahahantungan mo sa kabilang buhay. Napakarami mga tao na kayang-kaya nilang mag-hajj. Subhanallah. Kayang-kaya nilang makapag-hajj, pero ayaw nilang mabawasan ang kanilang kayamanan. Ayaw nilang mapagod. Ayaw nilang sundin si Allah subhanahu wa ta'ala sa inobligan niya na ito. Subalit, yung pagkamuhi na yon, kinaaayawan nila na yon, hindi nila alam na yan pala yung daan patungo sa paraiso. Napakahirap pigilan ang sarili na tumingin sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa ginabayan ni Allah. Pero yung paghihirap na yon, yun ang daan patungo sa paraiso. Napakahirap pigilan ang sarili na magtinda ng ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang paghihirap na yun, kung matitiis mo yun, yun pala ang daan patungo sa paraiso. Saan tayo mga kapatid? Saan natin gustong mahirapan? Dito sa mundo o sa kabilang buhay? Yan ang ikinatatakot ni Jibril alayhi salam, na baka walang makapasok ng paraiso dahil ang harang dito ay napakahirap. Napakahirap ng harang dito. Kailangan mong digmain una ang iyong sariling pagnanasa at si Satanas at ang makamundong bagay na nakakaaliw na ito. Kailangan mo yung digmain kung gusto mong makapasok ng paraiso. Ngayon naman mga kapatid sa pananampalataya, ikinatatakot ni Jibril alayhi salam na baka walang makaligtas sa impyerno. Bakit niya nasabi? Kasi nakita niya kung gaano kadali ang pumasok ng impyerno. Allahu Akbar. Ang daan dito ay lahat ng ng self-desire, kinagugustuhan ng sariling pagnanasa. Gustong-gusto mong matulog, sa fajr naririnig mo ang adhan, gustong-gustong ng iyong pagnanasa na ipagpatuloy ang iyong tulog.
Ngayon, sinunod mo yan. Yang pagsunod mo na yan, na kung saan ay nagpakasarap ka sa pagtulog, na tinalikuran mo ang pagsamba mo kay Allah, tinalikuran mo ang pag-uutos sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala, daan yan patungo sa impyerno, kapatid. Hindi mo inilabas yung zakat malik, yung zakat ng iyong kayamanan, dahil sa pagsunod mo sa iyong self-desire na ayaw niyang lumabas ng zaka, yan ang daan patungo sa impyerno. Daan yan patungo sa impyerno. Inalis mo yung harang ng impyerno at pinasok mo ang impyerno. Hindi ka nag-hajj na iniobliga sa iyo ang hajj, kaya mong makapag-hajj dahil sa ayaw ng sariling pagnanasa mo na mag-hajj kasi baka mabawasan yung kayamanan mo. Daan yan patungo sa impyerno, kapatid. Hindi ka humingi ng kapatawaran sa iyong mga magulang dahil sa sarili mong pride. Dahil sa pagmamataas mo, pagsunod mo sa iyong hawa, sa iyong pagnanasa, na ayaw mong magpakumbaba sa iyong mga magulang, yang hindi mo pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsuway mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi ka humingi ng kapatawaran sa iyong mga magulang dahil lang sa iyong pride, daan yan patungo sa impyerno. Hindi ka nakiisa, hindi ka nakimabuti, hindi ka nakipagkamayan sa iyong mga relative. Hindi mo pinaganda yung pagigitong mo sa iyong mga relative dahil sa mayroong kang pagnanasa, mayroong kang pagmamatas sa iyong sarili. Yung pagsunod mo sa iyong sariling pagnanasa, daan yan patungo sa impyerno. Gustong-gusto mong manlibat dahil sa gustong-gusto ito ng sariling pagnanasa o dhim, napakatamis ang manlibak ng tao. Kaya nga makakakita tayo ng grupo, nagtitipon-tipon, ang kanilang topic lang ay si fulan, si fulan, si fulan. Kasi natatamisan sila, nasasarapan sila sa panlilibak nila sa kanilang kapwa. Yung sarap na yun, mga kapatid, daan yun patungo sa impyerno. Nasarapan ka nga. Pinag-usapan niyo ang iyong kapatid. Pinag-usapan niyo, kinain niyo ang laman ng iyong kapatid. Nasarapan ka nga. Anong silbi ng sarap na yon kung pagkatapos noon ay kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kapalit? Mga kapatid sa pananampalataya, anong silbi ng sarap ng buhay sa mundong ito kung pagkatapos naman ng buhay natin dito sa mundo ay walang hanggang paghihirap sa kabilang buhay? Mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Ilang beses na natin itong naririnig, pero tila bagay nagsasalita tayo sa ilalim ng tubig na hindi naririnig ng mga tao. Para tayo nagsasalita mula sa napakalayong lugar na hindi tayo naririnig ng tao. Kahit hanggat hindi tayo mismo ang makarealize sa ating mga pagkakamali at hindi tayo gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mananatiling mahirap ang pagpasok natin ng paraiso at madali ang pagpasok natin sa impyerno. Kaya't kailangan natin ng gabay at patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi lazim, totoo nga na napakakipot, napakahirap ng daan patungo sa paraiso. Subalit para doon sa silang ginabayan at pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, napakadali sa kanila. So kung didigmain natin ang ating sariling pagnanasa, si Satanas, mga kapatid, tutulungan tayo, gagabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala para maging madali ang pagpasok natin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Ngayon, nahihirapan ka na magsala ng 5 beses, sa umpisa mahirap. Pero pagdating ng gabay sa iyo ni Allah, dahil sa iyong pagpupursigi na makamit mo ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, magiging madali na lang yan sa iyo mga kapatid. Wallahi ladhim, yung mga tao na nasanay sila sa 5 beses na pagsasala, araw-araw, hindi sila mapakali kung mayroong isa man lang sa mga sala na hindi nila masalahan. Sa katulad ng hindi pagka yung sa katulad ng tao na hindi siya nakakain ng pananghalian kung paano hindi siya mapakali, ganun din yung tao na nasa kanya yung gabay kung hindi siya makapagsamba sa tanghalian, sa tanghaling tapat, kung hindi siya makapagsamba para kumakain din mga kapatid yung kaluluwa natin. Hindi lang yung mga katawan natin ang nangangailangan ng pagkain, pati yung mga kaluluwa natin ay pinapakain, dapat din natin pakainin sa pamamagitan ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung papaano nangangayat ang ating mga katawan sa tuwing hindi natin ito napapangalagaan, kung papaano ito napipinsalaan kung hindi, kapag hindi natin ito napapangalagaan, ganun din ang ating mga kaluluwa kung hindi natin ito papangalagaan sa pamamagitan ng pagsamba kay Allah at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah, ganun din napipinsalaan din ito mga kapatid sa pananampalataya. Kaya kung makakamit natin ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa umpisa mahirap, subalit kung makikita sa atin ni Allah na nagpupursigi tayo, gagabayan tayo ni Allah, tutulungan niya tayo sa kanyang pagsamba, sa ating pagsamba sa kanya, at magiging madali sa atin ang pagsamba sa kanya, at magiging madali na rin sa atin ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah. Wallahi ladhim, yung mga tao na naliliwanagan ng iman, naliliwanagan ng pananampalataya ang kanilang mga puso, subhanallah mga kapatid, ang nararamdaman niya kapag hindi siya nakakapagsala ng jamaa, jamaa lang yung naiwan niya, para siyang nawala, parang nawala sa kanya yung lahat ng kanyang kayamanan. Nararamdaman ba natin yun mga kapatid? Subhanallah. Kaya magiging madali na lang sa atin kung gagabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at magiging madali na lang sa atin na makaiwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang daan patungo sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu.